Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. So yung topic po natin ngayong umaga, patungkol po sa mga bagay na pinagmamalaki natin, mga pinagmamayabang, mga bagay na pinagpapahalagahan. Ang sabi po sa Biblia, at yun po yung aaralin natin, no? Dapat po nating ituring lahat ng yon ng walang kwenta, walang halaga, na basura lamang, kung ikukumpara sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So ganun po kahalaga yung pagkakilala o yung pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. So again, tuloy-tuloy pa rin po na yung 365 Bible verses everyone should know. 1 year po iyan. At salamat po sa sponsor natin, mga bata po yung mga sponsors natin sa mga ano lang po ito, mga 3 to 5 years old. Si Pablo at si Miriel. No? Hello din sa inyo, Tita Ipin. Maraming salamat po. So, Philippians chapter 3 verse 8. So, I hope pag lumaki to, no? Pag lumaki kayo, Pablo and Miriel, makita nyo tong devotion na to. Na napakahalaga pala na kilalanin ng Panginoong Hesukristo na higit pa sa kahit anong bagay. Higit pa sa kahit anong pwede nating ipagmalaki dito sa mundo. Now, ito po ay nagmula po sa panulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po yung nagsulat ng Philippians. Now, sabi po niya, Philippians chapter 3, verse 8. Dito lang tayo mag-focus sa verse 8, no? Pero titingnan natin yung background. Sabi niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Napakaganda, no? Parang lahat ay magdidilim kung ikukumpara sa liwanag ng mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung teaching po natin ngayong umaga, all things we boast are nothing compared to knowing Jesus. No? Now, ano ba ibig sabihin nito? Now, pag binasa po natin yung Philippians chapter 3, makikita po natin yan. No? Ang issue po kasi dito ay paano maging matuwid sa harapan ng Diyos. Medyo malalim yung ano nito, background, no? Pero para mas mabilis lang nating maintindihan, nung unang panahon, sa panahon ni Apostol Pablo, very religious, kumbaga religyoso talaga yung mga tao. Kailangan Israelita ka, sobrang lapit mo sa Diyos, kumbaga ano ka, lagi kang laman ng templo, no? So dapat tuli ka, ayan yung mga halimbawa noon eh. So sabi ni Apostol Pablo rito, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, mga banal na aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila yung mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Ano ibig sabihin nito? Pagtutuli po ito. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Medyo mahirap lang itong unawain kapag bago-bago ka pa lang na nagbabasa ng Biblia. Parang, anong pinag-uusapan nito? Puro tuli, tuli, tuli. Now, kasi pagtuli ka ng panahon na yon, very, ano ka nun, malapit ka kay Lord. Para may ganong concept, Israelita ka, people of God, chosen people, pinili ng Diyos. Pag hindi ka tuli, malayo ka sa Diyos. Ibig sabihin, barbarian ka or hintil ang tawag sa'yo. So, merong dalawang uri ng tao, Hudyo or Hintil. Pag Hudyo, people of God. Pag Hintil, you don't belong to the people of God. So, ganun yung division, no? Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo rito, sabi niya, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan. Kung sa usaping pagmamalaki lang, sabi niya, ako, mas may pinanghahawakan ako. Mas may maipagmamalaki ko. Sabi niya, verse 5, ako'y tinuli sa ikawalong araw. Hindi natin maintindihan niya, no? Parang lahat naman tayo tuli, di ba? Pero nung unang time nila kasi, napakahalaga noon, kailangan tuli ka, no? So, tinuli siya sa ikawalong araw ng kanyang kapanganakan. Ako'y isang tunay na Israelita. Ayan na. So, sinasabi niya na kung palapitan lang sa Diyos, mas malapit ako sa Diyos religiously. Isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang pariseyo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Kung pabanalan lang, ako na pinakabanal sa lahat. Yung sinasabi niya rito. Ngunit, eto na.
Hindi ko na masyadong tatalakayan yung background nito, no? Kasi gusto ko emphasize yung knowing the Lord Jesus Christ. So sabi ni Paul dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinagpapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Ayan na. Kaya apply natin to sa ating mga buhay, no? Marami tayong mga bagay na pinagpapahalagahan. Maybe religious. Kagaya ng tanahon nila, religious. Maybe achievement, no? Ang dami nating mga values pinagpapahalagahan. Ang dami nating pwedeng ipagmalaki. Pero ang magandang pulutin dito sa mga talatang ito, sabi ni Apostol Pablo, kung ako marami akong may pagmamayabang, pero lahat ng ito wala tong kabuluhan kung ikukumpara sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Sabi dito, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinurong kong basura. Itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Ayan mga kapatid, ganyan po ba ang ating pananaw? Ganyan po ba ang laman ng ating puso? Na para bang in love talaga tayo kay Jesus Christ na nagdidilim yung paligid natin kasi hindi natin makita yung mga, alam mo yung pag in love ka, no? Hindi mo napapansin yung paligid mo, nakikita mo lang yung kinaiinlaban mo. So parang ganun si Apostol Pablo rito, no? Lahat walang kabuluhan, lahat walang kwenta, basura na lahat. Si Jesus Christ lang importante sa akin, I want to know Him. Gusto kong makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Tinuturing kong lahat walang kabuluhan. Of course, ang ganda ng background niya, no? Patungkol yan sa paano maging matuwid sa harapan ng Diyos. Now, yan po yung teaching natin ngayong umaga, no? All things we boast are nothing compared to knowing Jesus. Lahat ng mga bagay na pwede natin pagmalaki. Tayo po mga tao, normal sa atin, no? Na kapag meron kang bagong damit, bagong sapatos, bagong sasakyan, bagong naka-Jordan ka, di ba? Ganda ng relo mo, bagong bili. Lahat ng mga bago sa atin, lahat ng mga nakakamta natin, achievement, promotion, pinagmamalaki natin. Pero mga kapatid, kung meron man tayo ipagmamalaki, ang ipagmalaki natin, yung pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Na parang lahat ng bagay wala ng kwenta, wala ng silbi, kumpara sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Knowing Jesus, ito yung teaching natin pangalawa. Knowing Jesus means falling in love with Him. Pag nag-in love ka kasi, hindi mo napapansin lahat ng bagay. Hindi mo napapansin yung pagkain mo, hindi mo napapansin yung mga entertainment, hindi mo napapansin yung mga mahalagang bagay. In love ka, ang nasa isip mo lang yung taong kinainlaban mo. No? And knowing Jesus means falling in love with Him. The more you know Jesus, the more you will fall in love with Him. Kaya encouragement ko sa bawat isa, no? Kung maraming man tayong kinainlaban, mga bagay dito sa mundo na to, iwaksina natin. Let's focus our eyes on Jesus and let's fall in love with Him. Let's get to know Jesus. Sana magkaroon tayo ng attitude, pananaw, katulad ng Apostol Pablo, no? Na lahat nagdidilim, nagiging maputla kumpara sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung application natin dito sa katotohanan ito, number one, consider all things we boast as garbage compared to knowing Jesus. I-consider mo, ituring mo na lahat ng bagay sa iyong paligid na basura lamang. Alam niyo po, itong garbage na sinasabi ni Apostol Pablo rito, sa English kasi garbage eh. I consider them garbage that I may gain Christ. Basura. Maganda yung mag-inaral mo eh. I think skabalon yung word na ginamit dito. Ano yun eh, mga waste. Pwedeng pagkain na, alam mo yung pagkain na tira-tira, wala ka nang gagawin dun, tatapon mo na yun eh. Sabi niya, lahat ng bagay na pinagmamalaki ko, parang waste na lang. Another term for that, or another meaning of that is human waste. Alam mo yung pupo, pupo ng aso, pupo ng tao, pupo ng alaga mong hayop, no? Anong gagawin mo sa waste? Tatapon mo na lang talaga, waste nga eh. So sabi ni Paul, it's like excrement, no? Pupo lang yung mga ano ko, katagumpayan ko or karangalan na meron ako or yung mga bagay na pagmamalaki. Pupo na lang yan kung ikukumpara sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Ganun po yung katindi, yung kanyang devotion sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana dumating tayo sa ganun pagkakataon, no? Na parang, mas ang dinidesire ng puso natin, yung mga bagay dito sa mundo,
ang dinidesire ng puso natin, Lord, I wanna know you. Gusto ko itong makilala. Ikaw yung pinaka-importante, pinaka-mahalaga na pwede kong kilalanin sa buong mundo. Ikaw yung gusto kong makamtan. Ikaw yung hangarin ko. Sana umabot tayo sa ganitong sitwasyon. No? Everything is lost. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Parang lahat wala na. Wala ka na nakikita. Ang nakikita mo lang si Jesus Christ. Kaya yung application natin number 2, love the Lord, divorce the world. Malin po natin ang ating Panginoon at i-divorce natin yung mundo. No? Love the Lord, divorce the world. Ibigin po natin yung ating Panginoong Isorisa. Ayan, paano mo iibigin yung isang tao na hindi mo kilala? Diba? Kaya tayo, gusto nating mas makilala pa ang Panginoong Isorisa. Gusto pa nating magbasa ng Bible, unawain sino si Jesus Christ according to the Bible, sino si Jesus Christ according to our experience, yung inaral natin nakaraan, no? Kikilalanin mo si Jesus Christ, tapos yung pagkakilala mo sa Kanya, kailan maranasan mo. If Jesus is Savior, then kailangan mong maranasan ng maligtas. Kung si Jesus ay natuklasan mo na siya yung Panginoon, mas naunawaan mo yung Lordship of the Lord Jesus Christ, naunawaan mo na, oy, lahat pala ng bagay, ng aspeto ng buhay ko, all aspects of my life, must be surrendered under the Lordship of Jesus Christ. Kaya lagi nating tanong sa sarili natin, the more we get to know the Lord Jesus Christ, ano pa bang aspeto ng buhay ko na hindi ko pa nasusuko sa Kanya? No? At the more you know Jesus Christ, the more you will surrender yourself to Him. The more you realize how powerful Jesus is, mas magtitiwala ka sa Kanya. Meron kasing response eh. Every time we know the Lord Jesus Christ, merong response, proper response. Na pag nakita mo siyang king, aba, king pala siya, he has authority over you. Kailangan pala si Jesus Kristo maghari sa buhay mo at mamuhay ka sa ilalim ng paghahari ng Panginoong Jesus Kristo. The more you get to know Jesus, meron kang proper response. At lagi kang lumalago sa pagkakilala sa Kanya at lumalago ka sa pagsunod. Kaya, ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, no? Mas kilalan natin ang ating Panginoong Isokristo. At the same time, habang mas nakikilala mo siya, lalo ka nai-inlove sa Kanya. Wala pong iniwan yan sa mga love life natin. Pag may nililigawan ko, nai-inlove ka, meron kang crush, meron kang nagustuhan, tinext mo, chinat mo, nag-usap kayo, nagkamabutihan kayo, ang gusto mo laging makita siya. Gusto mo lagi siyang i-date, lumabas, at wala kang, matutulog ka na lang, siya pa rin nasa isip mo. Pagkagising mo ng umaga, siya pa rin nasa isip mo. No? Sana ganun tayo sa ating Panginoong Isokristo. Let's love the Lord, divorce the world. Ano naman yung divorce the world? Divorce the world, ito yung wala ka ng amor sa mga bagay sa mundong ito, no? Gusto mong magkaroon ng ari-arian, property, okay lang naman yun. Wala naman masama. Okay lang din naman na gustuhin mo yun. Pero to the point na mas gusto mo yun kaysa sa Panginoong Isokristo, no way. No? Dapat mas in love ka. In love tayo sa ating Panginoong Isokristo at lahat ng yon, whether you have them or you don't have them, okay lang sa'yo. No? Kasi kay Jesus lang, sapat na. Jesus is enough for you. So let's love the Lord, divorce the world. Kung ano man ang kinahumalingan natin sa mundong ito, give up na natin, suko natin sa ating Panginoong Isokristo, i-divorce na natin. At maging committed tayo sa ating Panginoong Isokristo. By the way, tatalakayin natin yung commitment, no? Fully committed to the Lord tomorrow. Abangan po niyo po yung devotion natin bukas. So, para po sa ating discussion, are you crazily, yung baliw na baliw ka kay Jesus, no? Are you crazily in love with Jesus? Yung lagi na lang buong bibig mo si Jesus. Wala, yung tibok ng puso mo, I wanna share Jesus to other people. Gusto mong i-share yung patungkol kay Jesus Christ. No? In love na in love ka kay Jesus. You want to get to know more about Jesus. Gusto mo siyang makilala, gusto mo siyang makita, makatagpo. Gusto mo lagi nananalangin, kausap siya. Are you that crazy in love with Jesus that you want to know Him more and more? I hope the answer is yes. Pag-usapan po natin sa ating mga discussion. No? At para sa ating panalangin, Lord Jesus, my deepest desire is to know you and love you. Sana po sa kaibuturan ng ating puso ay matagpuan ng Panginoong Isokristo na tayo, yung desire natin, pinakamalalim na desire natin,
is to know Jesus and to love Him more. Again, sa talata na pinag-aaralan natin, what is more? Sabi ni Pablo, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. Kaya sa panalangin natin, Lord, my deepest desire is to know You and love You. Please reveal more of Yourself to me. Pakilala niyo po, Panginoong Hesukristo, kung sino kayo sa aking buhay. I want to know You more. Para po sa comment section natin, kung may natutunan po kayo sa devotion natin, na-encourage kayo, let us know in the comment section and please share this devotion to your family and friends. So, God bless you. I hope you consider everything as garbage compared to knowing the Lord Jesus Christ. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.